Hininga na ng tulong ng PIDEA ang mga residente sa coastal areas para mapaigting ang kampanya kontra drug smuggling. May ulat si Ivy Hernando. Posible raw na magamit ang coastal areas ng Ilocos Sur para ipuslit ang mga kontrabando gaya ng ilegal na droga. Ito ang ayaw mangyari ng Philippine Drug Enforcement Unit Region 1. Isang Seaport Drug Interdiction Task Group ang bubuoin. Kasi very vast po yung coastline natin. Prone siya sa drug smuggling. Kaya dinahandahan na natin ngayon habang hindi pa na-create yung task group na yon. Target ng PIDEA na maturuan ang Fisher Fox bilang mga first responder na makakatuwang nila sa pagbabantay ng karagatan sa mga posibleng drug smuggling. Tuturuan natin kung ano yung mga indicators ng drug smuggling. Parang basically bantay-dagat ng PNP, meron silang nagawa na ganun, pero ginawa natin dito sa PIDEA parang Coast Watch concept. May isinagawa ng Coastal Watch Seminar on Trends in Drug Smuggling sa mga bayan ng Santa Ilocos Sur, San Juan La Union, Burgos Ilocos Norte, at Tuba La Union. Napintas dahil niya kasi ma'am ta, andang asi-asi nga sirik hindi ito yung barangay, kin makuha mapagtalnapit ko. Barangay muna. Nitong 2023, 703 ang naisagawang drug operation sa Region 1 na sa 800 drug personalities ang naaresto kung saan 64.6 million illegal drugs ang nakumpiska at 2.7 billion ang nagawang sirain ng PIDEA. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.